Hello po sa inyo mga kajansky, kumusta po kayo? At ngayong araw na ito ay meron naman po tayong bagong ibabahagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para mas lalo pa maka-attract ng mga good luck na yan sa sasaping yaman man o pananalapi. So ito pong ang ritual na ito ay mainam po para sa mga taong sila po ay kinakapitan ng kamalasan sa kanilang buhay na tila ba hindi na po sila nalulubayan or kung napifeel nyo na meron pong mga negative energy na nanahan sa inyong pamamahay. So ito po yung nagiging hadlang sa inyong pag-angat na tila ba kay dalang ng swerte. So maaari po natin itong gawin, napakasimpleng ritual lamang po para ito po ay makatulong sa inyo para alisin ang mga kamalasan na yan sa simpleng paraan lamang. So una po ay gagamitin natin dito ang asin. Dahil alam naman po natin na ang asin ay isa po sa napaka-epektibo na kung saan nakapagtaboy po ng mga kamalasan o mga negative energy. At ito po ay mahanap lamang po or andito sa ating kabayan, sa ating mga kusina. So pwede po ninyong gamitin kahit ano pong klaseng asin na meron po kayo. So rock salt, sea salt, Himalayan salt, or kung meron po kayong any cooking salt ay wala pang problema. Pwede po natin gamitin yan. And aside riyan mga kajansky, ay hindi po mawawala yung ating dahon ng laurel. Dahil po ang dalawang ito ay mainam po pagsamahin dahil ang dahon ng laurel ay mabisa po sa pag-attract ng mga good luck na yan. So sa pinyaman man o pananalapi. And then itong ating asin ay mabisa pong pantaboy ng kamalasan. So maghanap lamang po tayo ng yung mga lalagyan niya mga kajansky o yung mga shot glass or kahit maliit na mga baso. Okay? Itong gawin ang ritual na ito kasi meron po tayong mga parte sa ating pamamahay na kung saan napifeel po natin na tila kabigat ng ating pakiramdam dito, okay? So pwede nyo pong ipwesto o ilagay itong ating ritual na ating gagawin. So gagawin lamang po natin ay maglagay lamang po tayo na lampas kalahati ng asin doon po sa ating mga maliit na baso. So kahit mga shot glass po ay wala pong problema. So pwede nyo pong itong gawin na kahit ilang pong shot glass ang gagawin ninyo para ilagay nyo po kung meron pong mga bawat sulok na ito po ay gusto nyong mawala yung mga negative energy na yan, okay? So kung kailangan nyo ng dalawa, tatlo, okay? So gawin nyo lamang, mag-prepare lamang po kayo ng tatlo. So itong ritual na ito ay pwede po natin gawin bago kayo matulog or first thing in the morning, early in the morning mga kachansky. So maghanap lamang po kayo ng parte sa inyong pamamahay na kung saan kayo po ay komportable na pwede po kayong magnilay-nilay na nafe-feel nyo na meron pong good vibes dito. Or kung alam nyo po ang wealth spot area ay pwede po kayong pumesto doon. So ang gagawin lang po lamang natin ay nilagyan na po natin ng asin yung lampas kalahati ng ating mga shot glass or mga maliit na baso mga kachansky. So sa dahon ng laurel ay isulat lamang po natin yung ating napakamaswerteng numero na kung saan ito po ay 8, 9, and 7. Okay? Itong tatlong ito ay napakaswerte lalo na po kung isulat natin sa ating dahon ng laurel para masal pong magiging umipiktibo at magiging powerful itong ating gagawing ritual sa pamamagitan po ng asin at dahon ng laurel. So isulat nyo lamang po iyan. Kahit ano pong ballpen na panulat na kulay ang inyong gagamitin ay wala pong problema. So kahit ano po yung mauna, 9, 7, 8, 8, 7, 9, wala pong problema. Okay, basta yung tatlo na yan ay maisulat po natin sa dahon ng laurel. At pagkatapos ay itusok lamang po ito doon sa ating asin na nilagyan po natin, okay? Nilagay po natin sa ating mga baso. And then after ay ready na po itong ating ritual, ay pwede na po natin itong dasalan. So kung kayo po ay Katoliko ay pwede nyo pong sambitin ng isang ama namin at isang sumasampalataya ako. Pero kung iba naman po ang inyong relihiyon ay wala pong problema. Pwede nyo pong gamitin ang inyong mga sariling dasal. So kahit ano pong lingwahe, okay? Basta't ang importante dito mga kajansky, kayo po ay taos puso, kayo po ay sincere sa bawat bagay na inyong hinihiling kay Universe. At kayo po ay malaki ang inyong paniniwala na sa pamamagitan po ng prosesong ito ay ito po ay magtatara sa inyo ng swerte at maitataboy po nito ang kamalasan. So after po natin itong dasalan, okay, na-activate na yung energy, ay sambitin na po natin yung ating mga intention. So yung intention ninyo na kung ano po ang inyong mga pangangailangan, kung ano po yung inyong gusto mga problema na gusto nyong ma-resolve, mabigyan ng solusyon. So kung meron po kayong mga pangangailangan sa pera or sa inyong mga problema sa negosyo, ay pwede nyo pong lahat, okay, ibulong nyo po dito sa ating ginawang ritual. And then after po ay lahat po ng ritual na ating ginagawa ay kiniklaim na po natin
ini-affirm na po natin sa ating mga sarili na tayo po ay positibo, meron po tayong 100% pagtitiwala na talagang ito ay mangyayari. Pinapagana po natin dito ang ating law of attraction na ito po ay we only attract good things in life. Dahil kung ano po yung iniisip nating mga ganda, ay ito po ang mangyayari. Marami po mga bagay ang darating sa atin, mga windfall, mga swerteng hindi natin inaasahan. So, sambitin lamang po natin ang katagang, thank you universe. Now I'm ready to receive the blessing. So, pagkatapos po natin ay pwede po natin itong ilagay sa mga sulok na kung saan feeling nyo po ay kaibigat ng inyong pakiramdam. Marami po mga negative energy ang nananahan dito. Or pwede nyo rin po itong ipresto sa inyong mga front door o sa inyong mga main door doon po sa labas, okay? Sa gilid lamang po, and make sure na hindi po ito magagalaw. Dahil ito po ay para hindi niya po, mahadlangan niya po or makokontrol kung ano man mga negative energy na maaaring pumasok sa inyong mga tahanan, alright? Swerte lamang po ang kanyang i-attract, okay? Dahil meron po tayong dahon ng laurel. So, pwede po kayong gumawa ng tatlo nito, okay? Kung gusto niyo sa front door at meron po kayong ilalagay sa inyong bawat sulok. At pwede niyo rin po ito ipwesto sa inyong mga bintana, okay? So, depende na po sa inyong mga kajansky. So, dapat po meron po tayong naniniwala po tayo sa proseso ito. Palakasin po ninyo inyong, meron po dapat tayong trust, faith, and believe, okay? Para ito po ay masalong maging umipiktibo. Ito po yung pinakasikretong sangkap dito para mag-work po itong ritual natin. Dahil kung nag-work po ito sa iba, at why not naman na hindi sa inyo, di ba? So, gagana din po ito sa inyo. So, wag lang po natin kalimutan na lakipan pa rin po natin ito ng pagsusumikap, aksyon, pagpaplanong gagawin. Tatandaan natin mga kachansky na sa atin pa rin ang control at tayo pa rin po ang gumagawa ng ating kapalaran. So, ito po ay pwede nyo pong gawin kahit anong araw basta tayo po ay masaya, tayo po ay walang galit at wala po tayong hinanakit sa ating kapwa. So, pwede nyo po itong simulan bukas sa araw ng Webes, October 20, mga kachansky. O kung gusto nyo po simulan mamayang gabi, ay pwede rin po, wala pong problema. So, ang gagawin lamang po natin, mga kachansky, pag nangyari na po yung ating isa sa ating mga kahilingan or napifeel nyo na tila gumaan na ang inyong pamumuhay dahil nawala na po yung mga negative energy, ay pwede nyo na po itong kunin, okay? At yung asin ay pwede na po natin itong itapon sa ating mga lababo at hayaan lamang itong maagos doon, okay? Lagyan po ito ng tubig at hayaan lamang itong maagos. And yung itong ating dahon ng laurel na ating inilagay, ay pwede nyo po itong sprinkle or itapon doon sa inyong mga garden, alright? Punitin nyo lamang ito, okay? At sprinkle nyo lamang doon. Kung meron kayong mga favorite na mga halaman, ay ilagay nyo po ito doon. At kung hindi naman po nangyari yung ating, hindi pa po nangyari yung ating kahilingan, ay po kayong mabahala, okay? Maging panatag lamang po. Dahil meron po talaga mga tao na hindi po agad mag-work ito at huwag po kayong maging atat. So, kung alam nyo po na deserve nyo ang bagay na inyong hinihingi, ay ibibigay po yan ni universe. So, kung sa tingin nyo po na yung ating asin na ginawa ay nagtubig na o kailangan na pong palitan, so palitan nyo lamang po ito ng panibagot, i-renew nyo lamang po ng ritual na inyong ginawa, same doon po sa routine na ating ginawa sa unang ritual. Alright? So, yan lamang po ano, mga kajansky. At kung meron po kayong mga katanungan o hindi man masyadong klaro sa inyo, ay paki-comment na lamang po sa ibaba. So maraming salamat sa inyo, and I need to say bye now. Keep safe everyone. See you again on our next one.